Yan, magandang umaga, magandang hapon, o magandang gabi sa inyong mga tagapakinig. Sa videong ito, aking tatalakayin ang isa sa mga bahagi ng pananalita na ang pangalan. So ano nga ba ang pangalan? Maaari nyo bang sagutin? Okay, so ang pangalan, ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, pagkain at pangyayari. Okay? So, ang pangalan ay mayroong itong dalawang klasifikasyon. Una ay ang klasifikasyong pansemantika. Pangalawa ay ang klasifikasyong pangkayarian. Kapag sinasabi natin pansemantika, ito yung mga pangalang pantangi at pangalang pambalana. Mayroon ding pangalang tahas at pangalang basal. So, mayroon itong dalawang batayan. Sa unang batayan na tinatawag nating pangalang pantangi at pambalana, ibig sabihin ang pantangi, ito ay tumutukoy sa natatangi ngalan ng tao. Hayop, bagay, lugar, pagkain, at pangyayari. At ang pangalan ng pantangi ay sinisimulan ng malalaking titik. Halimbawa sa tao, mayroon Sara Jeronimo, Rodrigo Duterte, Lucy Wong, David Chow, Vice Ganda, at iba pa mga natatanging pangalan ng tao. May specific na pangalan. Ganun din sa hayop. Gaya ng Shih Tzu, Siamese Cat, Simmental Cattle, Python, at iba pang mga pangalan ng hayop na ibinibigay natin sa mga alaga natin. Halimbawa sa aso, di ba mayroon kaming Shih Tzu. At iba pang mga pinapangalanan natin na alaga. Sa bagay naman, mayroon tayong tinatawag na Mongol. Ibig sabihin, ito ay brand ng isang lapis. Nolimitangere, ito ay isang nobela na isinulat ni Dr. Jose Rizal. HBW, ito rin ay isang brand ng ballpen. Samsung, ito rin ay isang brand ng gadget at appliances. Ganun ang natatangi ngalan ng bagay. So sa lugar naman, meron tayong natatanging pangalan ng isang lugar. Halimbawa, Pasig River. Diba? Na makikita natin sa Luzon. Zamboanga City, isang lungsod na makikita natin sa Mindanao. Laguna Bay, isang lawa na makikita natin sa Luzon. Pacific Ocean, at ganoon din ang Boracay. At iba pa mga lugar na mayroong pangalan. Halimbawa, Pilipinas, China, Korea, diba? At iba pa. Sa pagkain naman, ano kaya ang mga natatangi ngalan ng pagkain? Halimbawa, sa lutong pagkain ay ang adobong manok. Diba? Halimbawa naman sa gulay, meron tayong sitaw, kalabasa, patola, talong, at iba pa. Halimbawa naman sa prutas, natatanging ngalan ng prutas ay ang saging, mansanas, mani, diba? At iba pa mga prutas. Ganun din ang kanin, lutong kain. Ngayon dito naman sa pangyayari. Ano ang natatangi ngalan ng isang pangyayari? Gaya nito, this is me concert or this 15 me concert na isang concert ni Sara Jeronimo. Zamboanga Siege, isang pangyayari na naganap sa Zamboanga noong 2013 at isikyo sa Manila. So, at iba pa mga pangyayari na nagaganap dito sa bansa o kaya sa iba pang lugar. So, yun ang mga pangalang pantangi. Ito naman sa pangalang pambalana, ito ay tumutukoy sa pangkalahatang diwa. Ito yung panlahat, grupo. Halimbawa sa tao, ito mayroon tayong halimbawa dito sa tao, may tayong tinatawag na guro, di ba?
mangingisda, doktor, magsasaka, piloto, nurse, engineer, at iba pa. Pangkalatan, isa yung walang pangalan. Basta sinasabi natin, basta itong taong to ay isang guro. Basta itong taong to ay isang mangingisda, di ba? Basta ito ay isang bata. Ito ay matanda, di ba? At iba pa. Sa hayop naman, ganun. Mayroon tayong ahas, pusa, aso, kambing, kabayo, at iba pang mga hayop. Ganun din ang bagay, lapis, papel, aklat, mesa, silya, at iba pa mga bagay na pangkalatang diwa. At ang mga pangalang ito ay sinisimulan ng maliliit na titik, maliban kung ito ay nasa simula ng isang pangusap. Okay? So, sunod naman tayo dito sa pangalang tahas. Ano nga ba ang pangalang tahas? Ito ay tumutukoy sa bagay ng material. Okay? Mga bagay na material. Ibig sabihin na hawak natin. Halimbawa, pagkain. Okay? So, nahawak natin ang pagkain, syempre. Pangalawa, tao. Syempre naman, nahawak natin ang isang tao. Puno, gadget, ginto, dahon, lupa, bato, at tubig. At marami pang iba na maaaring nating mahawakan. Cellphone, kotse, at iba pa. So, tutungo naman tayo dito sa basal. Ano nga ba ang pangalang basal? Ito naman ay tumutukoy sa diwa o kaisipan. Halimbawa, pag-asa, ligaya, dasal, pag-iisip, wika, buhay, yaman, at iba pa. So ito yung mga pangalan na tumutukoy sa diwa o pangkaisipan. Okay? So, yun ang unang klasifikasyon na tinatawag nating pansemantika. Ang pangalawa naman ay ang pangkayarian. Dito, sa pangkayarian, mayroon tayong apat na bahagi. Ito ay ang mga pangalang payak, pangalang may labi, pangalang inuulit, at pangalang tambalan. Kapag sinasabi nating payak, ito yung mga salitang ugat lamang. Okay, halimbawa, lapis, pera, sabon, bulaklak, paru-paro, ama, ina, tiya, at iba pa. Diba? Sa may lapi naman, binubuo ng salitang ugat at panlapi. Okay? Panlaping ito ay mayroong limang uri ng panlapi na unlapi, gitlapi, hulapi, kabilaan, at laguhan. Okay? So, kapag sinasabi nating unlapi, ibig sabihin, ang panlaping ginamit ay nasa unahan ng salitang ugat. Gitlapi naman, ibig sabihin, nasa loob ng isang salitang ugat. Ang hulapi naman ay nasa hulihan ng salitang ugat, ang panlapi. Kabilaan, ibig sabihin, nasa unahan at nasa hulihan. At ang laguhan ay ibig sabihin nasa unahan, nasa loob, at nasa hulihan ang panlapi ng salitang ugat. Okay. Halimbawa, sa unlapi, kaklase. So, ang ginamit nating panlapi ay ang ka na makikita sa unahan ng salitang ugat. At ang salitang ugat ay klase. Okay? Dito naman sa mag-ina, ginamit nating panlapi ay mag. Sabihin, mag-ina. Okay, ang salitang ugat nito ay ina. So, yun lang. Ganun ang mga may lapi. Sa gitlapi naman, sabihin nasa loob ng salitang ugat. At ang salitang ugat nito ay sigaw. Ngunit ang sigaw, ito hindi ito isang pangalan. Ito ay pandiwa. Okay, pandiwa yan. Pasensya ang writing. Sa hulapi, ibig sabihin ang panlapi ay ginamit sa hulihan. Yan, aklatan,
tiyahin. So, ganun din sa kabilaan, nasa unahan at nasa ulihan. At ang laguhan, nasa unahan, nasa gitna, at nasa hulihan. So, ganun lang ang mga may lapi. Ibig sabihin, nilalapian natin ang salitang ugat. Sa inuulit naman, ibig sabihin, ang salitang ugat ay inuulit natin. Maaring buong salitang ugat ang inuulit natin at maaari rin na bahagi lamang ng isang salitang ugat. Halimbawa, balibalita. Diba? Inulit natin ang una at ang pangalawang pantig ng salitang ugat na balita. Ganun din ang kasakasama. Okay? So dito naman, araw-araw, halo-halo, kuro-kuro, bayan-bayan. So inulit natin ang buong salitang ugat. Diba? So yun ang inuulit. Dito naman sa tambal, ibig sabihin, ginamit natin ang dalawang salitang ugat o pinagsama ang dalawang salitang ugat upang magkaroon ng buong isang pangusap. Halimbawa, alay kapwa. Diba? Alay at kapwa. Pinagsama natin upang bumuo ng isang pangusap, isang kahulugan. Ganun din ang anak mayaman, ibig sabihin anak ng mayaman. Bahay kalapati, bahay ng kalapati. Dalagang bukid, ibig sabihin isang dalaga na nasa bukid. Kapit bahay, bahay, kapit bahay. Hampas lupa. So yun, pinagsama natin ang dalawang salitang ugat upang magkabuo ng isang kahulugan. Okay? So, yun ang klasifikasyong pangkayarian. Naintindihan po ba? Kapag naintindihan ninyo, ating subukin ang pagsasanay na ito. Okay? So, tukuyin ang sinalungguhitang pangalan kung ito ba ay pantangi, pambalana, tahas, o basal. Una, ang kabutihan ng Panginoon ay walang kapantay. So, ang pangalang kabutihan, ito ba ay pantangi, pambalana, tahas, pambasal? 5, 4, 3, 2, 1. Kung ang sagot mo ay basal, ikaw ay tama. Sapagkat ang salitang ugat ng kabutihan ay buti, at ang buti ay hindi natin nahahampakan. Kung ito ay isang kaugalian. Pangalawa, noong 2016, inihalal si Rodrigo R. Duterte bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So, ang Rodrigo R. Duterte, ito ba ay pangalang pantangi, pambalana, tahas, o basal? 5, 4, 3, 2, 1. Kung ang sagot mo ay pantangi, ikaw ay tama sapagkat ito ay natatangi ngalan ng isang tao. Okay? So, pangatlo, hiniram ni Amelita ang aklat ni Romel. So, ang salitang aklat, ito ba ay pantangi, pambalana, tahas, o basal? 5, 4, 3, 2, 1. Kung ang sagot mo ay pantangi, ikaw ay mali. Sapagkat hindi naman natin alam kung anong klaseng aklat ang hiniram ni Amelita kay Romel. Kaya ito ay pambalana. Ito ay pangkalahatang pangalan o pangkalahatang bagay na aklat. Dahil wala naman itong title ng isang aklat. Kung anong klaseng aklat ang hiniram ni Amelita kay Romel. Okay? So, pang-apat, ang pagsunod sa mga batas ay pagpapakita ng pagmamahal sa bayan. So, ang pangalang pagmamahal, ito ba ay pantangi, pambalana, tahas, o basal? 5, 4, 3, 2, 1. Kung ang sagot mo ay basal, ikaw ay tama. Sapagkat ang pagmamahal, ito ay isang kaugalian. Diwa, pangkaisipan o kaugalian.
na hindi natin nahahawakan. Kaya ito ay basal. Panlima, nagkaroon ng dalawang sunod-sunod na pagsabog sa hulo noong Agosto 24, 2020. So ang pangungusap ito, ito ba ay pantangi, pambalana, tahas o basal? 5, 4, 3, 2, 1. So kung ang sagot mo ay pantangi, ikaw ay tama sapagkat ito ay natatangi ngalan ng isang pangyayari. Ibig sabihin, may sunod-sunod na pagsabog sa hulo. Okay? So, pang-anim, pumunta ako sa concert ng BTS. So, ang pangalang concert, ito ba ay pantangi, pambalana, tahas, o basal? 5, 4, 3, 2, 1. Kung ang sagot mo ay pambalana, ikaw ay tama. Okay? So, naunawaan ba? Okay, so susunod naman. Tukuyin ang sinalungguhitang pangalan kung ito ba ay payak, may lapi, inuulit, o tambalan. So, ang kabutihan ng Panginoon ay walang kapantay. So, ang salitang kabutihan, ito ba ay payak, may lapi, inuulit, o tambalan? 5, 4, 3, 2, 1. Kung ang sagot mo ay may lapi, ikaw ay tama. Sapagkat ang kabutihan, ang salitang ugat ng kabutihan ay buti. At ang panlapi na ginamit natin ay ka at han. Okay? Pangalawa, noong nagsimula ng lockdown, araw-araw kong nilalaro ang Mobile Legends. So ang salitang araw-araw, ito ba ay payak, may lapi, inuulit o tambalan? Kapag ang sagot mo ay inuulit, ikaw ay tama sapagkat ang salitang ugat ng araw-araw ay araw at inulit natin ito ng dalawang beses. Pangatlo, hiniram ni Amelita ang aklat ni Romel. So ang pangalang aklat, ito ba ay payak, may lapi o inuulit? 5, 4, 3, 2, 1. Kung ang sagot mo ay payak, ikaw ay tama. Sapagkat ito mismo ang salitang ugat. At hindi natin ito inulit, hindi rin natin ito ginamit ng panlapi, at hindi rin natin ito binigay ng kasunod pang salitang ugat. Okay? So, pang-apat, walang kasama si Bruno sa kanilang bahay, kaya nangapit bahay muna siya sa amin. So, ang salitang ito, ito ba ay payak, may lapi, pinuulit o tambalan? 5, 4, 3, 2, 1. Kung ang sagot mo ay tambalan, ikaw ay tama. Sapagkat dalawang salitang ugat ang ating pinagsama. Ang isang kapit at isang bahay. Panlima, parati kong nakikita ang paru-paro. Okay, so ang paru-paro, ito ba ay payak, may lapi, inuulit o tambalan? 5, 4, 3, 2, 1. Kung ang sagot mo ay inuulit, ikaw ay mali. Sapagkat ang paru-paro, ito ay payak na salita at ito ay isang insekto. Dahil bakit payak? Bakit hindi inuulit? Dahil inuulit naman ang paru at paro. Okay, so well, again, walang salitang ugat na paru. At walang kahulugan ang paro. Kaya ito ay payak na salita. Okay? Naintindihan ba? Okay. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Naway may natutuhan kayo sa video ito. At kung maaari lamang po ay isubscribe ang aking YouTube channel. Salamat!